Good morning mga ka-shopper, ganito lang po mag-scan ng QR code ni shopper. So pag nandito ka sa merchant portal account mo, so pupunin mo lang yung QR code ni shopper mga ka-shopper. So paklik nyo lang po itong username nyo, lalabas po yung QR code. Tapos dito naman sa merchant portal, kiklik nyo lang po itong new sales transaction. Tapos i-scan nyo na po yung user ID gamit yung barcode scan natin. So pag nabasa na po yan, click nyo lang po yung OK. Then enter nyo lang po yung amount ng babayaran. So, amount ng babayaran, example, 178. Select nyo po yung payment option para ma-record kung cash po kayo binayaran, GCash, o kung ano man yung payment channel na nireceive nyo po. Enter nyo po yung transaction password nyo po. Then you can input remarks, okay, for the detailed transactions. So, nasa sa inyo lang po kung lalagyan nyo po lang ang importante, ma-record po natin yung amount para doon po ang basis ng reward natin. Tapos, click submit. Automatic po, magre-record na po yan. Click nyo po dito sa approve list. Kikita nyo na po yung recording ng sales po. Okay? So dito, naka-detail po dito kung kailan po nag-buy its customer, magkano binayaran niya, at pati po yung nag-deduct na pang-reward ng percentage po natin na distribute po. Okay, ngayon, sa part naman ni shopper, yung kanyang binayaran, okay, makikita po yan dito sa ating payment history. So may record tayo ng transaction na binayaran ng customer. Nandito po, cash payment. Naka-detail din yung kanyang binayaran. At the same time, yung kanyang cash payment na binayad, so natanggap po ni merchant yun. Naka-record kung kaninong store siya nagbayad, saan lugar yung store, magkano binayaran niya, date and time. Naka-detail po yan. At yung kanyang points na marireceive po at completed transaction. At may reward na sa mga ka-shopper. Ganun po maganda ang ating pag-credit lang po ng reward ni customer sa ating mga merchant po. Salamat sa Diyos. God bless.